Tina. Okay. Magandang umaga po sa lahat at tunay po na napakabuti ng Panginoon at ang ating pong devotion ngayon, ating talakayin ay makikita po natin sa Mangangaral chapter 4 verse 4. 4 to 16 and babasahin ko lang po ang verse 4. Okay. Sama-sama po nating sama-sama po nating basahin ito. Mangangaral chapter 4 verse 4. Para kanino ba ako nagpapakahirap? Bakit ako pinagkakaitan? Bakit ko pinagkakaitan ang kasiyahan ang aking sarili? Nang kasiyahan ang aking sarili. Ang title po ng aking mensahe ngayon is about puro trabaho lang. Puro trabaho. Okay, ngayon po ang kapanahunan na nakita natin ng mga nakaraang taon hanggang ngayon ay kadalasan po nangyayari ang pagkakaroon ng lockdown. At ang problema po ng mga tao ay kung paano magkaroon. Of course, hindi natin ihiwalay ang financial aspect ng buhay natin. At marami po nawawalan ng trabaho, marami po ang naapektuhan sa mga nangyayari sa atin sa mundong ito. But nakita po natin nung bumalik po tayo na sa new normal po, bumalik po tayo, ay nakita po natin marami nang pumapasok, meron ng mga trabaho, marami nang busy, lahat busy na. At nakita po natin kung paano po ang nagiging resulta sa pagiging busy po natin sa ating buhay. At dito ay malaman natin kung ano ang katanungan natin, kung ano nga po ba ang mahalaga sa buhay natin bilang Kristiyano o bilang tao po. Ano ba ang kahalagahan ng buhay natin kung bakit tayo naririto sa mundong ito? Meron pa akong isang kwento na ibibigay sa inyo tungkol po sa isang tao na almost 70 hours sa loob ng isang linggo ay 70 hours lang na po ang kanyang pagtatrabaho. Kasi dahil po sa siguro sa hirap ng buhay, dahil sa mga naranasan niya sa buhay, ay ginugol niya ang kanyang sarili, ang oras niya sa pagtatrabaho. At doon po ay napakalaki po ng kanyang sweldo at kaya niya na po na buhayin ang kanyang pamilya, kaya niyang suportahan ang kanyang pamilya. Kaya masaya rin naman po siya. Pero nakita niya po na parang nakita niya sarili niya na puro trabaho na lang, puro ganito na lang ginagawa ko. Naisip niya sa kanyang buhay, sa kanyang sarili na bawas-bawasan ang kanyang pagtatrabaho. Siyempre sa 70 hours, ang laki-laki talaga ng kikitain mo. At ngayon nakita niya na tumaas ang kanyang rangko, lumaki lalo ang kanyang salary. At kumbaga sabihin natin, wala na siyang alalahanin pa sa buhay niya. At meron na siyang kasiyahan sa buhay niya na kaya niyang buhayin ang kanyang pamilya. Pero at hanggang sa humantong na lang sa pagiging kanyang busy, humantong na lang ang kanyang sarili na kahit na minsan ay hindi na siya nakakauwi sa kanyang bahay, kung saan-saan na siya pumupunta, kung kahit anong gawin na niya para lang po sa kanyang trabaho. At ganun din po nung time na umuwi po siya sa kanila para po magpahinga, ay nandoon po ang kanyang asawa naman po ay nagkataon na busy rin. Meron din siyang trabaho at busy rin po siya kahit siguro yung gabi ay ginagawa na rin araw. At nung time na yung parang excited siya na sabihin yung mga na-accomplish niya sa buhay niya, excited siya talaga sabihin sa asawa niya, sa anak niya. Pero nung time na yon, wala yung asawa niya. Dahil busy rin po siya sa trabaho, wala siya ng oras na yon. At nakita niya sarili niya, paano niya, saan niya sasabihin yung mga na-accomplish niya, yung kasiyahan niya sa buhay niya. Napakalungkot di po ba na
tuwang-tuwa ka, na masaya ka, gusto mo ibahagi sa pamilya mo kung ano narating mo sa buhay dahil sa sarili mong lakas. Pero wala siyang mapagsabihan, wala. As in, wala na siyang kasama noong mga oras na yon. At dito po pinakita na may sinabi po si Haring Solomon about sa tungkol po sa paglalaan natin sa pagtatrabaho. Dito po sa Mangangaral chapter 4 verse 5 sinabi niya, tamad ang hangal kaya halos mamatay sa gutom. Okay. Minsan sabi natin na ang tamad talagang walang mangyayari sa taong tamad, di po ba? At kagaya ni yung kwento na ni Juan Tamad, naghihintay na lang siya ng malalaglagan kung ano meron sa puno na yon. Pero likas na sa atin ang kasabihan pagkatamad ay wala ka talagang makakamit sa buhay. Pero ang sabi din dito sa ayaw nating maging tamad, pero ayaw din naman natin na puro trabaho na lang tayo. Siyempre, lahat ng yun kagaya ng yari kanina sa kwento, puro trabaho na lang. So ang nangyayari ay nagkakaroon ng mas nasisira ang relasyon dahil puro trabaho na lang ang iniisip natin, nasisira yung relasyon sa asawa, relasyon sa mahal sa buhay, relasyon sa anak, relasyon sa kapitbahay, sa kaibigan, kasi hindi na nila kilala kung sino ka kasi sa sobrang mong workaholic. So yun ang nagiging resulta. Unang-una, nakalimutan mo na ang Panginoon na nagbigay sa iyo ng lakas sa buhay mo. Amen po. So, nandoon na binigay mo na ang lahat-lahat ng panahon mo para ikaw ay umaman, para magkaroon ka ng lahat ng gusto mo sa buhay. At nandito di sinabi ni King Solomon dito sa chapter 4 verse 7 to 12, ang sabi niya dito ay sa sandaling salita, mas mabuti ang dakot ng pagpapakapagod. Ayaw nating maging tamad, pero ayaw din naman natin na puro trabaho na lang tayo. At mas mabuti pa ang dakot ng pagpapakapagod. Sa madaling salita ay kahit sabihin natin mabuti pa yung konti lang kinikita natin, mabuti pa yung okay lang yung sabihin natin yung hindi masyado natustusan ang ating pamilya, pero masarap po na nakita natin walang naaapektuhan dito kasi meron po tayong time sa ating mga pamilya, meron po tayong time sa ating sarili, kahit sarili rin po natin, at higit sa lahat, meron po tayong time na ibigay natin ang panahon para sa Panginoon. Yun po ang mahalaga sa buhay natin. Una ang relasyon natin sa Panginoon po. Kahit na anong pagpapakahirap, pagpapakapagod natin sa buhay, wala rin pong halaga yun kasi nasisira din po ang lahat sa atin. Meron kasabihan nga, anhin pa ang damo kung patay ng kabayo. Ibig sabihin, anhin pa natin ang mga pinagpagura natin, anhin pa natin ang mga bagay na meron tayo, nakamtan man natin, pero hindi to naging sapat at nawala naman lahat para sa atin, ang lahat-lahat para sa atin. So, nakita natin, binigyan tayo ng Panginoon ng talino, ng karunungan, upang paano natin hawakan ang ating kaisipan, ang ating buhay, na hindi masama na walang magtrabaho tayo, hindi masama na humanap ng pera para sa kinabukasan natin. Pero ang pinakita ng Panginoon dito, yung karunungan na nagtrabaho tayo para lang mabuhay, di po ba? Na ginagawa natin to para lang mabuhay, masustintuhan ang ating buhay, ang ating sarili, ang ating pamilya. Pero higit sa lahat ay
ay binigay sa atin ng Panginoon ang lahat ng bagay nito kasi gusto natin na Panginoon na makita na kaya tayo meron nito kasi galing ito lahat sa Kanya. Di po ba? Lahat ng bagay ay galing sa Panginoon. Kaya nga meron, gusto ko lang ikwento sa inyo yung na-impress ako doon sa buhay ni Mary at saka ni Martha. Nung time na nandoon si Jesus, dumalaw sa kanilang tahanan. At yung time na yon na si Martha ay busy doon sa pag-prepare para kay Jesus. Kasi dumating ang hari, ng mga hari. So, binigay niya talaga, binuhos niya ang sarili niya, ang pag-prepare niya, ang paglilingkod niya para sa ating Panginoon. At si Mary naman ay binigay niya ang kanyang panahon para sa Panginoon. Although makita natin na parehas silang mahalaga, parehas sila na tama ang kanilang paglilingkod sa Panginoon. Pero ang dumating yung time siguro napagod siya, time na sobrang nag-iisip siya ng hindi maganda, na siya na lang lagi. Minsan tayo ganyan pagka sa kahit sa bahay natin, ako na lang lagi. Bakit ako na lang nagtatrabaho? Bakit ako na lang pagdating sa bahay, ako naglilinis, ako naglalampaso, ako naglalaba, ako lahat. So, pag ginagawa mo sa sariling kakayanan mo lang, mapapagod ka talaga. Lahat ng yun, wala kang kakontentuhan sa sarili mo, mapapagod ka talaga. Pero dito nakita natin, sabi ni Martha kay Jesus, Panginoon, inayaan mo ba na si Mary ay nandiyan lang nakaupo at nakikinig lang sa iyo? Pero anong sabi sa kanya ng Panginoon? Ikaw ay busy sa iyong mga ginagawa. Pero sabi niya, si Mary, pinili niya ang pinakamabuti para sa kanya. Yun, nakita natin dito kung ano ang pinakamabuti sa atin. Sabi nga, makamtan mo man ang lahat ng yaman sa mundong ito, kung wala namang Kristo sa buhay mo, wala ding halaga po yun sa buhay natin. Kahit anong pagpapagod na, kapag papakapagod natin, pagpapakahirap natin ang trabaho, na makamta natin ang sarili natin na kagustuhan, pero kung wala po si Kristo na kasama natin sa ating buhay, wala din pong halaga sa atin yun. Amen po. Ano po ang dapat nating gawin sa buhay natin? Walang iba po kundi sabi ng Panginoon, seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all these things. Unahin muna natin ang Panginoon. Hindi masama na tayo may trabaho. Hindi na masama na tayo maghanap ng kinabukasan natin, na tayo masiyahan. Pero ang mahalaga po sa lahat, unahin natin ang ating Panginoon. Ang kanyang pangako, di ba sabi niya, and all these things shall be added unto you. Kaya huwag lang tayong mag-alala. Lahat ng bagay, idaragdag po ng Panginoon yan sa atin. Ano mang alalahanin natin sa buhay, lagi nating isipin, kasama natin ang Diyos. At ang lahat ng pangangailangan natin, mayroon na tayong assurance pagkasama natin ang Panginoon. Lahat-lahat ng meron tayo ay galing yun sa Panginoon. At hindi natin po pwedeng ipagmalaki yun. Wala tayo kung wala ang Diyos sa buhay natin. We can't do nothing without God. We can't do nothing without God. Kaya, mga kapatid, lagi nating alalahanin na lumapit tayo sa Panginoon. Magtiwala tayo sa Panginoon. Put our whole trust to the Lord at hindi niya tayo bibiguin. Amen po. Marami pong salamat. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Tayo po manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa umagang ito. Tunay nga, Panginoon, na ikaw ang Diyos na aming tagapagligtas. Ikaw ang Diyos na tumutugon ng aming mga pangangailangan. Ikaw ang Diyos na buhay. Ikaw ang Diyos na totoo sa iyong mga pangako, Panginoon. That you will never leave us nor forsake us, Panginoon. Marami kami mga alalahanin sa buhay. But Lord, we trust you. We give our trust unto you, O God. At nanampalataya kami, Panginoon, na ang lahat ng mga bagay na nais naming makamtan sa aming buhay, ito ay nais namin una sa lahat ay makamtan ang iyong kaligtasan. At ganun din, Panginoon,
Alam namin na hindi mo kami, Panginoon, nabibiguin sa lahat ng iyong mga pangako sa buhay namin, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat naririnig mo ang aming mga daing. Ikaw, Panginoon, ang aming nalalapitan. Wala nang iba, Panginoon, kundi ikaw lamang. Lord, salamat, Panginoon, sapagkat ikaw ang Diyos na patuloy na kumikilos sa aming mga buhay, Panginoon. Pinakikita mo sa amin, pinararamdam mo sa amin ang iyong dakilang pag-ibig, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa umagang ito. Binibigay namin ang lahat ng kapurihan at kapasalamatan sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. God bless you. Marami pong salamat, Nanay Medi, sa inyong ibinahagi. Indeed, no, hindi masama magtrabaho. Yan ay biyaya ng Panginoon. Yan ay paraan para purihin, luwalhatiin at sambahin ng Panginoon. Pero hindi dapat umiikot sa trabaho ang ating buhay. Hindi natin to dapat, kumbaga, hindi tayo dapat namumuhay para magtrabaho. Dahil hindi po yun ang layunin ng Diyos sa atin. At kung meron man tayong trabaho na dapat i-prioritize, yun ay ang pagbabahagi ng salita ng Diyos. Kaya wag po nating hayaan na maubos yung oras natin sa mga bagay na ito. Alam natin, napakahalaga na mag-provide para sa family. Pero kung tayo ay magtatrabaho ng may pananampalataya, makikita natin na ang Lord pa rin ang nag-aalaga at nagpo-provide sa lahat ng ating pangailangan. Maraming salamat po, Nanay Medi, sa paalala po sa atin this morning. Ngayon naman po, tayo naman ay makakarinig ng reflection mula sa kasama natin o mga kasama natin dito sa ating studio. Upisaan po natin sa mag-share ngayong oras na ito. Walang iba kundi ang aking nanay, si Nanay Yoli Porcadilla. Magandang umaga po and maligayang Pasko po sa pagkabuhay. Salamat po sa pagkakataong ito. Lord, thank you. Sa na-share ni Nanay Medi sa, mula sa mga ngaral po, ang nakaano dito ay nakita ko rin ang taong nagpapakapagod upang mahigitan ang kanyang kapwa, ngunit ito man ay walang kabuluhan, tulad lang ng paghahabol sa hangin. Kaya, ibig sabihin lang po na kahit tama ang sabi ni Nanay Medi na kahit makamtan mo ang buong ayon na rin sa kasulatan o sa banal na kasulatan na makamtan mo man ang lahat ng kayamanan kung wala wala kang Kristo sa puso o hindi mo kasama ang Panginoon o hindi mo kilala at hindi mo tinanggap bilang Lord and Savior ang Panginoong Jesus, ang lahat ng ito ay walang kabuluhan. Ibig sabihin, lahat ng iyong pinagpaguran ay hindi mo rin madadala sa hukay pag ikaw namatay. At ang masama pa nito, ang iyong kaluluwa ay hindi nakakasiguro na ito ay makakarating sa buhay na walang hanggan. Kaya unahin natin ang ating Panginoon, pangalawa ang ating sarili, at higit sa ganun din ang ating kapwa. Pero kapag inuna natin ang ating Panginoon, ibig sabihin, susunod tayo sa lahat ng kanyang ipinag-uutos na mahalin natin ang ating Panginoon ng higit sa lahat, ng buong puso, ng buong lakas natin, bago natin mahalin ang ating kapwa, katulad din ng ating sarili. Kaya kung nagtatrabaho tayo, kumikita tayo, mas maganda na i-share din natin ito sa ating kapwa. Kasi ito ang nais ng ating Panginoon. Kaya anuman ang kikitain mo, hindi ito mawawala ng kabuluhan, kundi ito ay pagpapalain ng ating Panginoon dahil ginawa mo ito para sa Kanya. Amen po. God bless. Yan, marami pong salamat sa nanay ko. Totoo po yun, no? What profits a man even if he gains the whole world
yet forfeits his soul. So, at the end of the day, at the end of our life, yung kaluluwa pa rin po ng tao ang pinakamahalaga. At wag po nating hayaan na dahil sa trabaho o kahit na ano pa mang bagay, yung ating kaluluwa ay mag-deteriorate. No? Yung maraming tao ngayon, mukhang buhay lang, pero deep inside or inside, para na silang patay dahil pinabayaan na nila yung kanilang sarili. Kasi hindi sila naglalaan ng oras para sa Panginoon. Yung maganda yung verse na binanggit kanina, si Maria, na kung saan bagamat ang kanyang kapatid, ang kanyang ate na si Martha ay sobrang bala at aligaga sa pagtatrabaho, pero si Martha nakita niya yung pinakamahalaga. At yun ay ang maglaan ng oras para sa Panginoon. Okay? So, ngayon naman po, pakinggan naman po natin ang isa pa sa ating magbibigay na reflection sa ating studio today. Walang iba po kundi si Nanay Gloria Kahilig. Magandang umaga po sa ating lahat. Tunay na napakaganda po ng salita ng Diyos na paalala sa atin na senior ni ate, ni Sister Medi. Tunay na wala po tayong magagawa sa ating sarili kung di po tayo aasa sa ating Diyos at manampalataya sa Kanya. Tunay po na salamat po sa buhay na muli na binigay ni Lord. Hindi naman tayo ang Panginoon, muli po siyang nabuhay. Kaya salamat po na siya po yung pinananaligan natin ng lahat ng ating mga pangangailangan. Tunay na umasa lang po tayo sa ating Panginoon. Wala pong imposible na tayo po ay patuloy na maglingkod sa ating Diyos. Yung kanyang mga sinasabi na naunahin natin ang lahat ng kanyang gawain. Ang Panginoon po ay ibibigay niya po lahat ng ating pangangailangan. Tunay na umasa lang po tayo sa ating Diyos na patuloy na yung pag-asa ay nasa Panginoon. Lord, salamat. Salamat po sa umagang ito na yung paalala mo, Panginoon, na bagamat kami nagtatrabaho, pero Panginoon, ang higit na bigyan namin ng halaga ay yung paglilingkod namin sa iyo. Kaya salamat sa Panginoon sa umagang ito. Amen. Marami pong salamat, Nanay Mary, Nanay Gloria. Nag-birthday no nakaraan na hindi ko naramdaman. Pero mamaya, sinisip pa ako. Sorry po, wala po ako. anyways po, yan. So, indeed, no, yung katulad ng sinabi ko kanina, ang trabaho, hindi po yan masama. Yan po ay biyaya ng Panginoon kasi sa panahon ngayon, ang daming naghahanap ng trabaho, ngunit wala silang matagpuan. Pero lahat ng merong trabaho, wag po natin kakalimutan na yan ay galing sa Panginoon. At kung yan ay binigay ng Panginoon sa atin para punuan o tugunan ang ating pangangailangan, kapag yan ang dahilan o nagiging dahilan